everyone. Welcome back ulit dito sa aking channel. At today's video guys, meron akong i-share sa inyo. Ito yung upgrade natin dito sa HP. Ang model niya ay sobrang labo na guys, hindi na makikita talaga. Pero yung mga gantong model guys ay HP 15. Kaya lang medyo mas bago siyang release. Kasi 7th generation na yung kanyang processor. Yan. Actually guys, nung nakita ko yung specs nito sa online, kasi medyo nababasa pa naman yung serial number niya. So, chinek ko online. Intel Core i5 siya, processor, 7th generation, with 8GB RAM, and 1TB hard disk. So, mataas ang specs niya. So, medyo bago-bago pa siya. Ang problema muna nito guys ay na-receive ko siyang walang battery. So, po-provide pa natin yung battery nito. For upgrading to ng SSD drive, gusto ng may-ari ay palitan din ng SSD. Guys, bago natin i-proceed ang video na to, shout out ko muna si Mr. Lim. Sir, okay, nandito na sa akin yung iyong unit. At share ko sa iyo ang video para makita mo kung paano natin in-upgrade ang iyong unit. Isa palang sinabi sa akin ni Mr. Lim, yung ibang keyboard function pala nito guys ay hindi na gumagana. Like number 7, equals, caps lock. So may mga apat na letters na hindi gumagana. So kailangan din natin palang palitan ng keyboard ito. So start na natin. So guys, malinis yung likod niya. Walang quick access. So meron lang siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na screws. I-unscrew muna natin lahat. Unahin muna natin to. Remove natin yung kanyang optical drive. Yan. Try natin i-eject. Ayun. Kanya nga yun. Next naman natin to. Okay. Tapos ito isa. Yan. Tapos meron pang isa dito. Ayun. Okay. Yan, double check natin. Muna iwan pa. So, okay na. Wala na. So, yung next steps naman guys ay kailangan mag-pop up natin yung kanyang top cover. Itong portion na to. Kasi chiclet type yung kanyang keyboard. So, kailangan i-pop up natin to para makuha natin yung kanyang keyboard. Pero guys, kung mapapansin natin, meron pang naka-hidden screw dito sa mga rubber na to. Let's say halimbawa itong isang rubber footing na to. Remove natin. See guys? Yan. Meron pa siyang screw. So try natin i-remove yung apat. Baka meron sila lahat. Kasi itong front meron na yan sure. Itong sa kabila. Try natin. Oh guys, meron din oh. Both side yan meron. Ayan. So, kailangan ma-remove natin yung lahat. Ayan guys, oh. Meron. So, isa. Ayan. Okay. So, meron pa tayong 1, 2, 3, 4 na yan is screw. Okay. So, na-remove na natin lahat. So, ito na yung time na ito naman ang tatanggalin natin. Ayan. Ito naman sa kabila.
guys. Sana ma-pop up na natin. Yun. Yun, nag-okay na. Ito, medyo angat na din sa kabila na lang dito. Sa side na to. Yan. Yan. Tanggal na. So, grabing alikabok. Yan. So, yung kanyang cooling fan. Grabe din ang alikabok. So, blower na lang natin yan mamaya. Meron na siyang 4GB na dalawa. Kaya meron na siyang 8. Ito yung kanyang hard disk. So, ito yung papalitan natin ng SSD drive. Okay. Tapos, linisin na lang natin tong cooling fan. Unahin muna natin yung hard drive. Remove na natin yung hard drive. So, meron siyang bracket. Ito, dalawang screw nakakapit. Try natin remove to. Yan, natanggal na natin yung kanyang bracket. So, push lang natin siya ng konti. Yan. Para ma-release yung kanyang pin dito. Yan. Western Digital na 1TB. So ito, gagawin din natin siyang external hard drive. Para yung kanyang SSD ay magiging drive C. At ito yung magiging external niya, yung luma. Kasi malaking capacity guys, 1TB. So meron na tayo na provide na SSD. Ito ay 480GB. Yan, Hikvision yung kanyang company. So, ito yung i-replace natin dito. I-upgrade natin. Open na natin. Yan. Hikvision 480GB. Okay. Tulad ng pagtanggal natin, so balik din natin siya ng paganto. Yan. Tapos i-push natin pabalik. Yan. Tapos yung kanyang bracket. Tapos yung screw. Okay guys, so ganun lang siya kadali. So na-install na natin yung kanyang SSD drive. Okay, so sa RAM, okay na yan. So ito na lang, linisin natin kasi sobrang dumi. So gamit lang tayo ng toothbrush. Manual na lang natin, manual cleaning. Okay. So the best guys kung tanggalin natin yung kanyang fan. So release lang natin tong kanyang cable. So, meron siyang isang screw dito. Ano natin. Guys, pakalikabok oh. So yung kanyang, tinan mo yung kanyang exhaust. Yan. Meron lang naka-block na mga alikabok. Very dusty na siya guys. Yung airflow, hindi na masyadong nakakadaan dyan. So linisin natin yan. Okay, so grabe yung dumi. So, okay na yung kanyang heatsink. Malinis na. So, try pa natin open to guys. Mas maganda pag linisin natin sa loob. Isang screw lang naman. Yan. Okay, tapos may clip siya dito. Release lang natin yung kanyang clips. Madaling linisin, pati yung loob malinis natin.
Kasi guys, very important talaga yung sa cooling fan niya na malinis. Saka yung dinadaanan dito na hangin, yung airflow niya. Para maiwas sa overheating. Kasi pag hindi makasingaw yung init niya, brado yung kanyang exhaust, yun na yung mag-start na mag-overheat yung laptop. Kaya dapat malinis. Yan. So, malinis na siya. Okay. So, balik na natin to. Tapos, balik natin yung isang screw niya dito. Okay na. So, i-blower ko lang saglit guys para sure tayo na mahinis. Okay guys, bago pala natin ibalik yung kanyang cooling fan kasi okay na to, malinis na. May napansin pala ako dito guys, durog na pala yung mga terminal ng kanyang hings, yan o. Kaya pala kanina nung binuksan ko ay iba na yung movement niya, yan o. Yan. So wala na itong isa, talagang wala na, durog na o, durog na yung mga plastic na pinagkapitan niya. Ang matino lang itong gitna, ito na lang yung humahawak ng kanyang hings ngayon, yan. Kasi wala na to. Pati itong isa, wala na rin, oh. So, ito kasi yung hinge niya, guys, oh. Yan. Ito kasi yung importante yung nagdadala ng LCD ng open, close open, ganun. Kaya yung mga holes na yan, yung importante na, yan. Kailangan dyan matibay. So, gawan ko na ng remedy muna ito. Para maayos natin. Okay. Yung kabila naman, okay naman. Walang problema yung kabila. Tibay pa. Yung sa keyboard pala niya, tinawagan ko muna yung vendor kung available. Sa ngayon kasi, out of stock. Wala by order daw. Tapos hindi pa sure kung ilang araw o ilang weeks. Kasi yung keyboard niya built-in. Yan, yung chiclet type. So, ang dami mong tatanggalin. Yan. Kailangan tanggalin mo yan sa pagkaribit, yung mga block na yan. Yan hanggang dito, pati motherboard. Para ma-pop up mo yung keyboard. Kasi yung kabilang side nito, keyboard yung kabilang side nito. Ito lang yung nag-hold ng kanyang keyboard. So siguro pag meron ng keyboard na available, madali na natin buksan ito. Kaya matrabaho pag magpalit ng keyboard pag gantong klaseng model. So unahin muna natin to, yung hinge, importante yan. Tapos saka natin ibalik ito, and then pag okay na, may available lang ng keyboard, saka natin palitan ulit next time. Okay, so try ko muna i-fix yan, sana ma-DIY natin ng mahusay. So guys, itong mga parts na to, ayan yung mga plastic na yan, ito yung mga nadurog galing dito. Ito ang kailangan natin. Ayan. Epoxy steel. Tsaka yung super glue. Ayan. So, ibalik muna natin yung part na to guys. Para maayos nito yung kabila. Guys, kailangan may balik natin to para mailagay natin to dito sa loob. To.
Okay guys, so patayuin muna natin yan. Siguro mga 5 minutes, ganyan, 10 minutes. Saka natin na lagyan ng epoxy. Saka natin i-apply ito mamaya pag matuyo na yung nilagay natin. Para lang kasi hindi siya gagalaw, kaya i-fix lang muna natin temporary para sa super glue. Para pag nilagay natin yung epoxy, ay naka-fix na siya, hindi na siya gagalaw-galaw. Okay, so balikan natin yan mamaya after 5 minutes or 10 minutes. Okay na to, meron ng may 10 minutes na nating iniwan. So ito naman ang ilalagay natin guys, epoxy steel. Yan. So mix lang tayo ng konti. Lagyan lang natin yung paligid guys para hindi na siya mag-crack ulit. Okay guys, tuyuin muna natin mga 30 minutes siguro para kumapit siya ng gusto. Balikan natin siya guys after 30 minutes. Okay guys, so yung tuyo na to, si kanina pa to, i-fix na natin. Lagyan muna natin ng screw itong, so yung tatlo lang kasi yung isa ito dito yun sa may cover niya. Okay, tapos organize na lang natin yung cable para hindi sumabit. Guys, ibalik muna natin yung kanyang cooling fan. Ito. Muna natin yung kanyang cable. Yan. Tapos saka natin i-screw. Okay, so success na yung ating pag-ayos ng terminal ng bolt and nuts ng hinge natin. So yan, pwede na ulit. So i-cover na natin yung kanyang back panel. Balik muna natin yung pinaka main screw niya para hindi mahirapan yung hinge pag open. Saka natin yung open dahan. Yun. Saka natin i-press. Press natin to para mag-lock na sila. Okay guys, so naibalik na natin yung kanyang back cover. So yung mga screws na lang, balik na natin. Yan. Para ma-finalize na natin.
guys, last one. Ito yung para sa kanyang optical drive. So tapos na nating maibalik yung kanyang mga screws. Yan, lahat kompleto na. So ito naman yung gagawin natin. Ibabalik naman natin yung kanyang mga rubber support dito. So, ito, takpan na natin. Yan. Kompleto na. Okay guys, meron na pala tayong na-provide na battery. May na-purchase na tayo. Hindi siya original, compatible lang, pero 100% na working good. Okay, open natin. Okay, so ito yung battery niya. Install na natin. Guys, swak na swak. Lock natin. Ayan. Okay guys, ready na ang laptop na to at mag-install na ako ng Windows operating system at mag-install din tayo ng mga basic apps. So medyo mahaba na itong ating video kaya siguro guys, continue natin sa part 2 ng ating vlogs and then check natin doon ang ating mga ginawa dito sa part 1, hard disk installation, yung kanyang yung pag-repair natin sa Hings and yung status ng kanyang battery na in-install natin. Okay? So, guys, maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa aking channel at see you sa part 2 ng ating video. Thank you very much for watching at huwag kalimutan mag-share, like at mag-subscribe sa aking channel. Bye-bye.